Ikadalawamput-dalawa ng Abril, Lunes, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Agad na iniwan ng mga babae ang libingan na natatakot at labis na nagagalak at tumakbo sila para balitaan ang kanyang mga alagad. Nakasalubong nila sa daan si Jesus at sinabi niya, "Kapayapaan." Paglapit sa kanya ng mga babae, niyakap nila ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita." Samantalang pabalik ang mga babae, nagbalik naman sa lungsod ang ilang mga bantay at ibinalita sa mga punong pari ang lahat ng nangyari. Nakipag-usap naman ang mga ito sa mga matatanda ng bayan, kaya kumuha sila ng sapat na halaga at ibinigay sa mga sundalo. At tinagubilinan silang, "Sabihin ninyong dumating ng gabi ang kanyang mga alagad at ninakaw ang katawan habang natutulog kayo. Kung mabalitaan ito ng gobernador, kami ang bahala sa kanya at hindi kayo magkakaproblema." Tinanggap ng mga sundalo ang pera at ginawa ang itinuro sa kanila. At laganap pa hanggang ngayon ang kwentong ito sa mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, humayo kayo. Kapansin-pansin na mga babae ang mga naunang nakaalam na muling nabuhay si Jesus. Noong panong iyon, walang tinig ang mga babae. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi sila maaaring maging saksi sa korte. Subalit sila ang binigyan ng pribilehyo na magbalita na si Jesus ay muling nabuhay. Ibig sabihin lamang nito na totoo ang pangyayari. Hindi hinabi ang istorya ng muling pagkabuhay upang lumabas na kapanipaniwala. Hindi dinoktor ang karanasan ng mga alagad sa muling pagkabuhay ni Jesus upang magkaroon ng isang magandang kwento. Pinahayo ang mga babae upang ikalat ang mabuting balita at hindi ang maling kwento. Taliwas ito sa ipinagawa ng mga punong pari sa mga bantay ng libingan. Para bang iniutos nila, "Humayo kayo at ipangalat ang maling balita." Pagsasagawa, sabi nga, "Hindi mo maibibigay ang wala sa iyo." Naibabahagi mo ba sa iba ang mabuting balita? Paano mo naranasan ang muling pagkabuhay sa buhay mo?